back sa aking channel. Kung ngayon naman ang ipapakita namin ngayon sa inyo ay kung paano ang mag-troubleshoot ng Hikvision CCTV. So guys, manood kayo! Ngayon po, papakita po natin paano mag basic troubleshooting ng Hikvision, yung pinakaunang version nila na recorder. Dito po, mapapansin nyo normal naman po yung ating mga videos, camera. Pero minsan po, may chances na nawawala po yung isang video. Bakit po kaya nawawala yun? Hindi lang natin sure kung paano nagalaw ng mga user yung ating video. Dito po, ngayon nakikita nyo po, humihingi siya ng pattern dahil matagal na siyang hindi nabubuksan. So, bago natin siya mabuksan, kailangan ng pattern or password. Sa configuration po, mapapansin nyo po itong live view. Sa live view, meron po siyang view, general tsaka view sa taas. Mapapansin po natin dito ay merong box na yan. A1, A2, A3, A4. Possible po na nung nagbabrowse po ang mga end user, yung mga ating client, and unfortunately or incidentally, napindot nila po yung X. Napindot nila yung X, tapos nag-apply sila, hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa nila or nagkamali sila ng pagkaka naiisip nila sa function na yun, no? Kaya ang nangyari, naging blanco po yung isang video po natin dito. Ito po ay ilang beses na rin po namin na experience. Tatawag po sa amin ng client at sabihin nila na, sir, wala po yung video ng ibang camera. So, possible po, ganun ang nangyari. Na baka na incidentally napindot nila yun at nawala yung camera. Pwede naman pagka po nawala yung camera pero nakasulat no video, may nakasulat no video, tulad po ng gantong setup. Yan po, mapapansin nyo nawala yung no video na to, no? Alin po sa dalawa, no? Itong yung una sa taas, ito po ay dahil sa may napindot po tayo dun sa settings, sa configuration kanina. Ito naman, no video. Ang iisipin po natin dito, nawala yung camera. Mismo, ibig sabihin, pwedeng nawala yung camera, baka may nagnakaw. Kung nadun ng camera pa rin, baka naman po natanggal lang po yung saksakan ng camera. Tulad po ng ito po. Mapapansin po natin dito, natanggal po yung pagkakasaksak dun sa camera. Kaya po, pag kinabit po natin yan, magkakaroon na rin po diyan ng video dun. Yun po, bumalik po yung video niya. Yun po yung possibility ng isang pagkakawala ng camera. Or, pag wala pa rin, nakasaksak pa rin yun, hindi naman natanggal, kung meron po tayong tester, ite-testing po natin yung ating power supply. Ito yung power supply, ite-testing po natin kung meron siyang 12 volts na lumalabas dito. At kung wala po siyang 12 volts na lumalabas sa tester po natin, posible po na pumutok ang fuse o yung sira yung adapter. Pero dito po, ang adapter po natin ay centralized, no? So hindi gumagana yung ibang camera, so hindi po sira yung adapter. Ang posible po ay baka kinagat ng daga yung wire po na papunta dun sa camera na yun. Kaya po naputol yung supply ng kuryente. Ayun po yung pag-basic troubleshooting. Ngayon po, ibabalik na po kung nalaman po natin kagat ng daga, papapalitan po natin ng wiring. Kung di natin mahanap yung kain ng daga na yun. Kung nakita naman natin, pwede naman po natin pagdugtugin ng maayos. Balik na po natin itong isa. Sa menu, meron po tayo ritong pattern. Configuration. Sa live view. Then view. Then, nakapansin niyo po, X po siya. Ayan po yung gagawin natin. Ibabalik po natin yung camera, nawala. Sa A1 po ang nawala.
Kasi merong A2, A3, A4. Yung A1, double click lang po natin ng left click. Yan, double click, oops, yan. One click. Meron na po siyang A1, then apply po natin, apply. Para makita na po ulit natin. Then back to live view. Ayun. Kita na po natin ng ating apat na camera. Ayun po yung basic troubleshooting kung bakit nawawala yung iba nating camera. Pwede po natanggal yung power supply, yung sinasabi natin kanina na adapter. Ito po, ganito. Pwede po na sira na yung adapter. Kung meron po ibang camera na ang setup nila ay tigi-tigi sa adapter, pwede pong ganon. At yung isa po ay nakain ng daga yung ating, o kung di man nakain, naputol yung ating wiring. Ang pinakalas pong condition na worst doon ay yung camera po ay sira na. Posible naman po na sa kalumaan din ng camera, nasira na siya, or sa pangit, sa dahil sa pangit na kuryente na supply sa ating lugar, nasira po yung ating camera. It's either over voltage or under voltage. Then, ano pa ba ang troubleshooting natin? Ayun po yung usual po, ah, pag pinakita ko lang po sa inyo. Yung isa po ay yung tunog ng tunog yung ating system. Sabi ko kanina, madalas po pag tunog ng tunog, yung hard disk drive po ay nag-fail na. Dito po sa unang version ng Hikvision recorder, DVR, ito, ganito po yung itsura ng makikita natin. Yung menu ay nasa gitna. Check po natin yung hard disk drive kung normal. Kapag po normal lang nakasulat dito, walang problema ang tunog ng tunog. Meron po sigurong settings tayo na nakalagay motion and alarm yung ating settings sa recording. Kaya siya nagtutunog. Pero kung halimbawa ito po ay abnormal, may problema po ang ating hard disk drive. Punta tayo sa advance. Sa advance po, ayan, naka-enable sleeping naman siya, wala naman problema dyan. So okay naman po itong ating settings dito, naka-default. No? Diyan po natin makikita yung ating settings ng hard disk drive. Now, dito naman, mapapansin po natin, usually po, kapag po abnormal to, try po natin siyang i-click, tapos initiate lang po natin. Ibig sabihin, o reformat. Pag nakuha po yung sa reformat, may possibility po na magagamit pa po natin yung ating recorder or ating hard disk drive. Pero pag hindi na po, kailangan na po natin bumili ng hard disk drive na pang CCTV. Yun lang po ang usual or basic na troubleshooting sa ating recorder. Then, yung iba po, yan, usual po na kailangan natin i-reboot kada may changes po tayong ginawa. Okay. Sana po meron po kayong natutunan. Salamat po. Tapos na ang ating video. So, yun po ang ating basic troubleshooting ng CCTV natin. So guys, huwag niyo po sana kakalimutang mag-subscribe, mag-like, tsaka mag-comment. So pwede rin kayong maglagay sa comments namin kung ano yung pwede pa naming ituro sa inyo about po sa mga CCTV para po magawan po namin ng video yun. So sana po nakatulong po kami sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.